Balik Cavite po ako ngayon dito ako sa First Park Homes General Trias branch, ano? Pasensya na kayo, medyo matagal akong hindi nakapag-update. Gawa nang galing po akong Leyte. Medyo maraming nangyari, hindi maganda, binagyo kami. So ngayon, i-update ko po kayo ngayon sa ngayong bagong nangyayari dito sa First Park Homes. Three months ago, unang binlog ko rito. Itong kalsada na to, galing ito sa main road, access road, papasok po ng First Park Home Subdivision. So gawa na po siya. So accessible na ho to, nakakapasok na yung mga sasakyan, concrete na ho to. Ang ganda, malawak po. So sa ngayon, ang development po na nangyayari is puro access road ang ginagawa. And then pinapatag po yung bukid kung saan itatayo ang mga bahay. So sa ngayon, yun lang po muna ang development dito sa First Park Home. Pero good thing naman ay napakabilis nilang gumawa. Marami na hong development dito. Dito pa lang sa entrance, napakaganda na. Oh. Oh. So tara, tingnan po natin ano po yung kalsada. So magsisimula po tayo rito sa main road. Which is very convenient ano sa mga papasok at palabas dahil napakaganda ng kalsada. Napakaganda, napakalaki ng access. So, andi dito. Pagpasok nyo ho rito, may kita nyo, maluwag. So, for inquiries sa office nila, nandi dito lang ho sa harapan. So, tuloy-tuloy lang ho tayo, papunta rin sa loob. Ayan po. So, gawa na ho talaga tong kalsada, no? So, ayan po yung model house. Madadaanan, galing pong entrance. So, pwede ho kayong yung mga gustong kumuha rito. Pwede ho munang tingnan ang mga model houses nila. Andi dito naman po ang stop dito sa office nila. Pwede ho kayong magtanong, mag-inquire about sa mga units dito. Napakaganda ho rito. Parang park na. Pwede kung dala-dala nyo yung mga anak nyo, pwede nyo sila ritong palaruin habang nag-i-inquire kayo, no? So, napakaganda. Parang playground, o. Ayan po. Playground ho rito. So, sabi ho ng agent, balang araw, matuturn over na rin to sa mga homeowners itong playground at may enjoy na ng mga homeowners din dito. Ayan. Napakaganda hong exclusive subdivision. So, entrance pa lang maganda na. So, ano pa kaya mismo doon sa loob mismo ng subdivision, ano? At napakasariwa ng hangin. Fresh na fresh ho rito. Nasa city ka, kasi nasa center ka ng nasa gitna ka ng sa sentro ka na rin, malapit sa 13 Martires. Pupunta ka ng Maynila, hindi rin naman kalayuan. Pero nai-enjoy mo pa yung nature dito. Para ka nasa probinsya, yung press ng hangin, presko, oh, mahangin. Siguro sa gabi ho rito, ang lamig na. Hindi nyo na kailangan mag-aircon. Electric fan lang, okay na. Ayan po. So, gawa na po to. Ayan ho. All the way papunta ho roon sa papuntang subdivision. So, 500 meters. Simula ho sa entrance papuntang mismong subdivision. 500 meters ang distance niya. So, medyo may kalayuan. Kaya kung wala po kayong sasakyan, medyo mahirap. Kailangan ninyo ng sarili nyong, kung wala po kayong sasakyan, siguro kahit bisikleta po pwede na, no? Paglabas. At magkakaroon din naman daw ng mga commercial spaces do sa loob. Magkakaroon ng mga business doon. Pwedeng may mga balang araw, magkakaroon ng mga groceries, tindahan.
So, very convenient terrain, hindi na kailangan lumabas. As long mamamalingki kayo sa loob. So far, ito po yung update ko. So, yun po yung development dito. Sa phirst park home, General Trias, Cavite. So, maraming salamat po at mag-update ng pumuli ako sa mga susunod pa nangyayari rito sa phirst park home. So far, magandang development naman po nangyayari. May nakikita po tayong napakagandang ano, kasi napakalaki ho nito. Ito pa lang yung unang phase na ginagawa nila. And then after that, may isa pang extension yan. So napakalaki ho nito. At napakagandang subdivision. So, feeling ko nga para akong nasa probinsya. Kasi mapuno roon, presko. Okay. Eh, maraming salamat po muli. We'll be right back.